Okay mga boss, welcome back po muli dito sa aking YouTube channel. Ibabahagi ko naman po sa inyo ngayon ay ang pagpapalit ng mechanical seal ng mga Rouser NS200 at RS200, parehas lang po yan na nagkakaroon ng mga issue na CNG or choke o nagatas. Ganun po ang nagiging problema niya mga Rouser na yan. Ito pong modelong ito, ang ginawa ko na dyan dati, yung pagkakakabit ng oil seal doon sa mechanical seal, parehas na ng tayo. Kaya ang naging problema na lang niya, after 3 years, yan, humahalo na lang yung langis doon sa papunta ng radiator. Hindi siya pumapasok doon sa makina. Yun ang pagkakaiba doon sa dating nangyayari na nagiging CNG nga. Sa ganito pong diskarte, yan, makikita nyo yung tubig ng radiator niya, hindi na siya parang choke o nagatas nga. Yan, mapapansin nyo nga po, yung may portion na tumutulo ay yung langis na lang na naipon doon sa radiator. Hindi katulad doon nga sa dati na medyo pangit ang epekto ron sa makina kasi pumapasok yung coolant or yung tubig ng radiator doon sa makina. Kaya ang gagawin po dyan, babaklasin uli yung water pump. Tapos doon yun na yung pagkakabit lang ng oil seal po magkakatalo, hindi katulad nung dati magkatalikuran. Ngayon po ang ginawa ko dyan dati pa, after 3 years nga yan nangyari uli, ang lumabas na issue naman yung ganyan, pero minimal na yung magiging sira, hindi na sa makina, nasa radiator na lang ang magiging problema nyan. Yung paglilinis na lang or pagbrushing ang magiging matrabaho, pero hindi na bubuksan yung makina or hindi ka na magplashing ng makina kasi hindi naman pumasok yung tubig. Yan, ito mga boss, ito yung matagal ko nang ginagawa. Ngayon ko lang i-shiner uli sa inyo kasi tinesting ko muna kung gaano talaga siya tatagal. Itong motor na ito, Endurider ang may-ari nito. Medyo malayo nga po ang binibiyahe pero tumagal siya ng ganun, kaya isi-share ko rin sa inyo para maganda naman yung resulta nung tinesting ko. Kaya pwede nyo na rin pong gayahin. Kapag tinanggal nyo na nga po yung impeller, yung water pump, yan, makikita nyo yung tayo nung pinakang oil seal. Yan, ang harap na niya paparito, paharap dito sa labas. Kasi ang purpose nga nun, dalawang oil seal ang haharang dun sa tubig na manggagaling dito sa radiator, which is medyo mataas ang tayo kesa rito sa level ng makina. Kaya ang haharangin ng dalawang oil seal ay yung pressure na manggagaling nga dun sa radiator. Unlike dun sa magkatalikuran, hinaharangan nga niya yung pressure nung sa radiator galing, at saka yung isa naman na nakatalikod, hinaharangan niya yung dun sa galing sa makina na langis. Yan, ito nga pong isang ito yung una. Ito, ang purpose nga nito, dun sa halimbawa sa original na pag-aalagay, ang purpose nga nito, yan yung seal na maghaharang dyan sa radiator. Tapos, yan, pagbunot yan, di ganyan po ang tayo niyan. Nakaharap dito yung pinakanlip niya. Yung isa doon sa dati, doon sa original na pagkakagawa, nakaharap yun doon sa loob ng makina. Ngayon ang gagawin nyo, paparito rin ang harap. Katulad nga nung ginawa ko dito, sa tatanggalin ko na ito, ito'y nakaharap na rin dito sa labas. Para ang purpose nga, dalawa yung maghaharang doon sa pressure ng radiator na
posibleng pumasok sa makina kapag nasira itong mechanical seal. Yan, ito pong isang ito, mapapansin nyo yung pagka-pwisto niya kapag nabunod. Yan, nakaharap na yan dito. Yan, yun lang po, medyo napakaliit na bagay niya pero malaking tulong dun sa motor ninyo. Yan. Tapos, ang ipapalit nyo naman mga pyesa, sir, ito. Ayan yung part number. Nabibili na yan sa online. Karimitan. Kalimitan. Kasi, minsan, walang stock. Kaya, mas maganda sa online nyo na lang bilhin. Yan po ang part number. Set na yan na ginagamit. Okay, ito na mga boss ang tayo. Yan yung tayo nung dati, yung itsura. Ganyan, nakaharap dito yung isa, nakatalikod yung isa. Ngayon, ang gagawin natin, pareha siya nakaharap dito sa atin. Para, yun nga, sa sinabi ko kanina, yung pressure galing radiator, yun na ang i-hold nung dalawang oil seal. Para minimal yung sira ng CNG. Yan, matitestin nyo naman mga boss yan kung ang mga discarte nyo dati ay yung sinusunod nyo yung sa stock. Itry nyo yung ganitong discarte mga boss. Sa pagkakabit naman yan, ang gagamitin nyo lang ay 17mm na yan, deep socket. Pupukpukin nyo lang ng kaunti, tapos banayad lang, tapos kahit hindi gaanong pasok, isunod nyo na yung isa. Para pagpukpuk nyo, may estimate nyo na hindi gaanong susubra yung pinaka unang inilagay nyo na oil seal. Yan. Yan na yung pangalawa. Pupukpukin nyo lang hanggang dun sa may groove nung paglalagyan ng circlip. Yan na yung ideal o yung pinakamagandang tayo ng mechanical seal na ipapalit ninyo sa inyong roser. Okay mga boss, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pag-testing niya kasi i-flashing ko pa yung radiator kasi maraming ang naiwan na langis-langis. Kaya hanggang dito na lamang po ang muli. Mapapagkumpara nyo naman po yung discarte na yan dun sa dati nyo kung gaano talaga ang itatagal.
Pag natestin nyo pong umiikot na maganda, okay na po yun. Marami pong salamat.